dismayado ang grupo ng mga nurse sa pag-veto ni dating Pangulong Benigno Aquino III sa Comprehensive Nursing Law o CNL. Ayon sa primary author ng CNL na si Leia Pakis ng ang Nurse Party List, maaari umanong ito ang maging sanhi ng patuloy na pangingibang bansa ng mga nurse imbis na dito sa Pilipinas magtrabaho. Tayo ay nanginginayang. Alam mo, tatlong taon kong tinatrabaho yan at talagang pinaghirapan natin yan. At nalulungkot tayo dahil sa hindi nga ito in-approve, ay lalong magiging talamak ang pang-aabuso at pang-exploit sa mga nurse natin sa bansa. At siyempre, marami sa mga nurse natin hindi na dito magtrabaho, ay gusto na nilang umalis na hindi naman sana maganda dahil gusto naman nila dito tumira sa ating bansa. Layunin kasi ng CNL na mapabuti ang working conditions ng mga nurse, katulad ng pagtatalaga ng nurse-to-patient ratio na 1:12. Nakapaloob din sa panukala ang probisyon na nagbabawal sa contractual, OJT, job order at volunteer na trabaho para sa nurses sa bansa. Gayun din ang probisyon sa pagtatalaga ng nurse sa bawat barangay at mga eskwelahan. Nakasaad din sa batas ang pagtataas ng sahod ng mga nurse mula sa basic pay na salary grade 11 na tumatanggap ng 19,077 pesos ay iaakyat ito sa salary grade 15 o katumbas ng 26,192 pesos kada buwan. Ngunit katwiran ng palasyo kapag inaprubahan ang Comprehensive Nursing Bill, maaari umunong masira ang salary structure ng mga nasa medical at health sectors sa gobyerno. Dagdag pa ng Malacañang, nabigyan naman na ng dagdag sahod ang mga nurse kasama ang iba pang empleyado ng gobyerno sa ilalim ng Executive Order 201. Ngunit depensa ng mga nurse, hindi lahat sila ay nasakop ng dagdag sahod. Yung mga DOH hospitals, ang sweldo ng mga nurse dyan ay 19,072 hospitals. Pero yung mga hospitals na yan, hindi naman nila pinupuno. Halimbawa, sa isang hospital, kailangan mong 20 nurses. Pero ang nagkukuni lang nila dyan ay 10, nagsisweldo ng matino. Pero yung 10 ay either false volunteer yan, false training, or contractual. Yan ang sa mga DOHD hospitals. Pero doon naman sa mga LGU hospitals, ang mga nurse dyan ay job order lang. Pinapasweldo ng 200 a day. At sa mga private institutions, ang mga nurse naman, nag-uumpisa ang sweldo nila ng 4,000, meron 6,000, at yung mataas ay 10,000. Kaya't panawagan ni Pakis, sana ay pakinggan ang kanilang hinaing ni President Rodrigo Duterte. Pangulong Duterte, kami po ay lumalapit sa iyo, kami mga nurse ng bansang Pilipinas. Tulungan mo po ang bawat nurse na magkaroon ng disenteng buhay at disenteng sweldo sa bayang ito. Tulungan mo po sila na hindi maabuso at ma-exploit upang sila naman po ay makapaglingkod ng husay sa bawat Pilipinong mahihirap. At hindi naman po sila mag-ambisyon na pumunta pa sa ibang bansa upang mabuhay lamang ng tropicalidad. Back to zero man ang CNL ay patuloy umano nilang itutulak ang panukala upang mabigyan ng marangal na buhay ang mga nurse sa bansa. Danira Gabriel para sa Balitang Unang Sigaw.